Good morning, guys. Bababa tayo sa nakakalulang daan. Ang taas eh. Pag hindi ka sanay sa lula eh. Mapapasigaw ka dito eh. Hey, we're back on the road. Good morning, guys. Welcome to Philippines. Ito na ngayon yung pangatlong araw na nagra-ride kami ni Mrs. Max. At ngayon ay pupunta kami sa PTIX. Malapit lang yung lugar na pupuntahan natin dahil nabook tayo dyan sa pinakamalapit na hotel sa event. Marami tayong mga kaganapan na gagawin ngayon. Meron tayong medical mission para sa mga buibiyahe papuntang Bicol. Merong mga gamot na ipamibigay. Meron din na mga espesyalista na nag-volunteer. Kakadaan lang ni Bro Reed. Nauna pa siya sa akin. Galing pa siya Pampanga ngayon. Tapos dito na ang meeting place natin. Dyan tayo pupunta sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ayun oh. Uy, ang laki pala nito, no? Dahil sa laki ng bus terminal itong Parañaque Integrated Terminal Exchange, ito ang napili ng ating programa na Manibela na mabigyan ng kaunting tulong. Ang hindi ko lang alam, saan ang ating meeting place? Dito na tayo. Pero saan ang event? At makikipag-coordinate muna ako. Hi guys, so dito na kami ngayon sa PTIX. Medyo naligaw lang kami, pero okay lang naman. Madali naman din hanapin kasi ma-cooperation naman yung mga security guard dito. Ngayon, ito yung ating medical mission na nagaganap ngayon dito. Isa sa pinakamalaking terminal dito sa Luzon. NCR South District Medical Mission. Ay, opo, sige po. Nag-hotel. Nag-hotel ako? Galing ka hotel. Oo. Siyempre. O, malapit lang. Napuyat nga ako. Nakita kitang dumaan. Pinuyat ka ni Ma'am Ella. Oo. Siyempre, matik yun. Jason Salvador po, welcome sa PITX. Okay, thank you po. Sa pagbisita. Salamat po. Sa Manibela sa pagbibigay pagkakataon sa amin. Thank you po. Natin to, sir, ha? Sige po, sige po. Tapos, Watermax po. Opo, pag may mga gusto rin po kayo i-feature, pwede po kayo dito. Welcome na welcome po kayo. Kunyari, opo. Gusto nyo po magbigay ng riding safety tips, no? Okay. Lalo na, marami po tayong partner TNTS riders dito. Opo. At katulad nabangit ko kay Kuya, meron po tayong LTO rito. So, pwede tayong mag-collaborate opo, opo. Sa ating mga programa. Ah, nice. Salamat sige po, po, sir. Thank you. Thank you. Nice to meet you po. Nice to meet you, sir. Wife ko po pala, nag-iisa. Ay, hello. Buti naman, isa lang po. Ay, opo, nag-iisa po yan. My one and only. My one and only. Okay. Bantayan mo, ma'am, kasi mga motor daw, nagmo-motor, ano eh. Marami na pupuntahan. Ako mo ba dapat yung bantayan o siya dapat ko bantayan? Ay, baka mauntog, di ka oh. Siguro yung mga ano, yung helmet. Secured. Secured ng maganda helmet para... Para sigurado di ka sigurado. Oh. Sige, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Nice thank you po. Kumusta yung biyahe? Eto, na-traffic kami dito. Pero goods naman, okay naman. Ano naman ang masasabi po dito sa medical mission para sa mga drivers natin ngayon sa public utility vehicles? Well, napakagandang initiative to ng programa natin. Kasi imagine mo, saan ka ba naman makakita partner ng libre na medical mission? Hindi lang yan. Nag-assign pa ang team ng Manibela natin ng mga expert para makapag-consulta sila. Saka hindi lang yun, brother. Hindi lang para sa mga drivers natin. Pati sa mga family. Oo, damay-damay na, di ba? So, kumbaga, kung ikaw ay isang bayani yan eh, driver eh, siyempre, karga-karga mo yung mga mamamayang Pilipino eh. Bilang part ng Team Manibela, maraming salamat po sa mga nag-volunteer at sa mga nag-organize ng ganitong klaseng event. Sana po tuloy-tuloy pa po na magawa natin to para mas marami po tayong mga kamanibela na matulungan. At sana po ay suportahan nyo rin po ang ating mga social media platform, ang Manibela, para po mas marami pa po tayong maigawa na tulong na kagaya po ng mga ganito. Stop, check and go. So ito yung programa ngayon ng Manibela para sa mga ating mga kamanibela. Meron po tayo ngayong medical volunteers dito. Ayan, dito po yung registration. Hello po. Iyan, no? Mga dental, dapat maganda smile. Thank you po. Siyempre, hindi lang dental ang meron dito. Nandito rin ang ating iba pang mga specialista. Ayun, papa-check up na sila, sir. Para sa ating mga kamanibela, hindi lang naman mga driver pwedeng magpa-dental or magpa-check up dito sa ating medical mission. Pati yung mga kamag-anak nila. Ayan. So, dito pa yung iba pang mga volunteers na mga doctors natin. Meron din silang binibigay, for example, yung mga libreng salamin at nagbibigay din sila ng mga libreng gamot. Kung baga, hindi lang sila
basta nag-medical mission na pre-check up, hindi po. Meron silang binibigay ng mga gamot after nilang ma-check up doon. So dadaan sila doon. Tapos kapag naresetahan na po kayo ng doktor, ngayon doon pa lang magbibigyan ng mga gamot. Right, so as of the moment, meron na tayong almost 200 na pasyente na natulungan, 188 na pasyente on the record. Ayan po yung ating mga patient as of the moment. At ongoing pa rin po yan, at hindi titigil ang ating team hanggat hindi na-check up lahat yung mga nandito until 11 o'clock ng tanghali. Ayan, so tuloy-tuloy po yung pila natin. Organized din yung ating mga driver. Ayan sila. Alright, so ngayon naman, pupunta tayo sa Sedano Valley. May kaibigan tayo doon, si Brother Gren. Binook tayo ng hotel accommodation. Hello, boss. On the way na po kami. Boss, kaya na kayo. Opo. Boss, okay na doon. Nabook ko na. Pakitin nyo lang po yung pangalan nyo doon. Manginginig pa yung mga yon. Eh, grabe naman. Nanginig talaga. Sige. Wala kayong gagasusin doon. Wala kayong babayaran. Grabe naman yan, boss. Ingat muna kayo ni Mamela. Apo. Thank you, Kuya Gren. Salamat. Bye-bye. Sure. Bye-bye. Sponsor na naman sa atin. Tara, natapos na po ang ating medical mission. It's time to go. Grabe yung kaibigan natin si Bro Gren. Nilibre pa talaga tayo ng accommodation. So nakita niyo yung Skyway. Doon tayo dadaan para mas mabilis. Ang lakas ng loob kung magturo kung saan dadaan eh, no? Hindi naman ako taga dito. Ah, ito yung International Airport to. Ayan, Skyway. Tama, dito. Diyan kami lagi nagpa-park and fly. Pagka nag-abroad kami ni Ella, iniwan namin yung mga sakay namin dyan. Ito Calamba, di ba? Ayan, Calamba, Batangas. Alam ko, ito ipauwi sa atin eh. Ligaw na ligaw eh. Alam mo yung feeling ng kakabaka-baka kasi di mo alam yung daan na pupuntahan mo. Kung galing kang probinsya eh, no? Parang engot-engot dito. Well guys, ito naman yung point of view ko bilang isang probinsyano eh, no? Di mo naman ako masisi kung hindi naman ako palagi dumadaan dito. Pero siguro kung madalas ako dito, ma-practice ko din yan. 14 minutes na lang doon na kami. And by the way, since first time, napansin nyo yung pagiging genuine ng reaction ko doon kapag naliligaw na kami. Sa akin, hindi naman ako nahihiya na ipakita sa inyo na hindi ko alam eh. Ano magagawa ko? Kaya hindi ko nga alam. Buti na lang, malaking tulong talaga na may Google Map na ngayon. Hindi nakakatakot. Kapag ano, ikot na lang, malayo lang pero. Yung palang PTIX, dahil ngayon ko lang narating yon. Yung pala ang pinakamalaking terminal dito sa Luzon, na kung saan bibiyahe ng Luzon, Visayas at Mindanao. Napakalalayo ng biyahe. Ibig sabihin, pwede ka palang pumunta ng Davao, ng Cebu. Doon ka sasakay sa terminal na yon. At ngayon ko lang nalaman yon. At grabe, nakakatuwa lang isipin na meron palang mga ganon para sa ating mga commuters. Napakaganda ng ginawa ng initiative ng Manibela para sa ating mga kapwa ka-Manibela. Na mabigyan sila ng medical na attention. Kumbaga, para sa akin, isang karangalan na maging parte po ako ng ganyang klaseng initiative courtesy of UNTV and Kuya Daniel Razon. Napaka successful ng event even though it's first time. At least next time mas magiging mas maganda na yan. Mas marami na tayong matutulungan kasi sa nakakita ng medical check-up, matapos kang ikonsulta, matapos kang gamutin ang mga espesyalista, may gamot pa. Sa mga salamin naman, may libreng salamin pa. Walang bayad. Imagine mo yon. Grabe, all free. Marami pa akong nakita doon na ano, meron pa sa mga para sa mga buntis. Kasi nga, ang ginawa nila hindi lang para sa mga driver, pati sa pamilya ng mga driver. Oh, ganun ka ganda yung nangyari. Tuloy-tuloy yung gamit namin, naka 3,192 na pala yung mileage ko. Hindi na kasi, 10 piso na lang eh. Sa hindi ko may paliwanag na kadahilanan, lutang ang utak ni Kuya Alfred nyo ngayon. Coffee break muna tayo. After nun, di tsaka tayo tumakbo. Kahit 24 minutes na biyahe na lang yan, coffee break tayo. Mahirap magbibiyahe ng medyo, hindi naman lutang in the way na ano. Ang hirap lang ako parang sa kalsada. Pero pag tumaas yung adrenaline mo pala talaga, yun parang, uy, ito, we're back on the game. Parang ganun. Thank you. Kape muna tayo para kumalma mga ulo natin. Para good vibes lang ba? Yan ang technique. Pagka you feel the bad vibe, dapat pagpahinga ka. Isa kasi yung pagod mo, nagiging kapalit nun, init ng ulo eh, no? Maliit na space for the motorcycle parking. Okay. Ayan, pagod na ako eh. Let's go. Tapos na kami magkape ni Bosela. Malamig na ba ulo mo? Malamig na ulo mo?
importante sa akin kasi we're here to enjoy. Oh, galing talaga ng asawa ko. Naya-apply niya yung mga natutunan niya sa ibang bansa, no? Yung mga pinagkapihan. Itapon mo agad, huwag mo nang iwanan sa lamesa. Ito lang sa ibang bansa, ganyan talaga. Dahil sa konti yung nagse-serve doon, ikaw yung magtatapon ng basura mo. Very good. Ikaw nagtapon ng basura. Siyempre, basura mo itapon mo. Napansin niyo guys na medyo uminit na yung ulo ng asawa niyo, yung babae. Kailangan lang yan lambing, suyuin mo lang. Tapos bigyan mo ng kape. Kape kayo. Ngayon pupunta tayo sa ating hotel. Dito to kami sa exit. Hindi ko lang kung ano exit to. Ano ba to? Greenfield City eh, nakalagay. So, malapit na kami, around 13 minutes na lang. May good news ako sa inyo guys. Good mood na si Boss Ella. So, syempre, good mood na rin ako, di ba? Nakakapi na eh. Saka, ang sarap palang gamitin itong sports mode na naka Dynamic Pro. Pag exit mo pala dito, oh, diretso na ka sa Calax. Ay, welcome po sa Calax, Cavite Laguna Expressway. May pa nga pa ganito na pala dito, no? Calax. Sa gandaan dyan, pwede ka magpa-install sa kabila ng RFID. Tapos sa kabila naman, auto sweep. Good job. Ang bilis din ang improvement talaga ng Laguna, yun, no? Ako kayo pupunta? Sa Nubali. Ano po kayo? Anong hotel na yon? Ingat po. Thank you, boss. Ingat. Nakakatawa naman. Hanggang dito sa Nubali pala eh, may subscriber tayo. Ayan o, lumalabas. Pero yung susi ko nandito lang naman. Ba't kaya? Ayun, pindutin ko lang yung susi. Mabilis din naman bumalik. Nakakatawa naman si Sere, nakilala pa tayo dito. Lahat naman yan on the go sa harap. So meaning, pwede ako dito. Malapit na kami sa Seda. Ganda rin yung lugar na to ha. In fairness ha. Grabe naman si Boss Gren ko. Yung Seda Hotel. Ang ganda pala oh. Ay grabe. Sulit naman pala ang bumiyahe. Thank you sir, mabigat. Kaya mo ba? Check-in po. Opo, check-in. Salamat pre ha. I-trolley na lang natin. Medyo mabigat no? Sabi sa'yo eh. Ikaw eh. Galing yung security nila, may aso pa oh. Belgian po ba? Ah, Belgian Malinois. Oo, breeder din kasi. May mga dogs din eh. Dito kami sa Seda Hotel. Regaluhan tayo ni Wanderlich. Tignan nyo. Yun oh. Ganda nung kit-kit ng keychain ko. Meron para tayong promo. Lagi po ba yung promo na yan ma'am? That's actually different. Depende sa month. Ah, depende sa month. Galing, no? Nag-aya si Boss Gren ng ride. Ngayong gabi, Tagaytay ride tayo. Saan tayo sa Tagaytay? Saan tayo doon? Dada natin yung Marcos Mansion. Backdoor tayo eh. Okay. Tapos, after that, pwede tayo doon. May dinner tayo doon sa... doon akong bukas yung sa may Solvento. Mm-hmm. Sige, bahala na kung saan tayo dali ng gulong natin. Marami. Marami tayong pwede puntahan. Okay. Sige, sige. Natutuwa naman ako dito sa Seda Hotel. Alayin mo yung manager dyan eh, subscriber natin. Tapos kinukwento doon sa mga staff nila. Vlogger daw si Alfred. So ngayon, yung mga staff nila, nakilala na rin ako dahil yung manager nila mismo yung nagsabi. I know that you're trying to fix me, but I don't wanna be like you. If you wanna take it back to the 50s, maybe I'm not the guy for you. You're dying not to work, but work until you die, you know. Hindi nyo na itatanong guys, yung kasama ko ngayon na si Bro Gren Gademor. Siya yung may-ari talaga ng King Tut, no? Ako naman, bilang isang brand ambassador niya, eh sa totoo lang, kaibigan natin yan eh. Kahit ano yun, wala naman akong TF, sabi ko, okay lang. Kasi masaya ako na pinopromote yung produkto ng mga kaibigan ko. Eh sabi niya, hindi bro, gusto kong maging pair para sa'yo na bigyan kita ng talent fee kahit konti. So, ako naman, syempre, dahil nakita niya yung potential ko, natuwa rin naman ako, syempre. Kumbaga, it adds my credibility bilang vlogger na maipakita ko naman yung talent natin sa pagpa-vlog sa kanya, no? Mansion dati ni Marcos. Hanggang ngayon naman. Okay. Mansion na pabayaan na. Yung Marcos Mansion. Okay. Sa gabi, walang tao. Pero sa umaga, marami sila punta dito. Ah, tourist spot din pala to. Ha? Tourist spot pala. Oo. Ang galing, no? Dito, may nagsusuting dyan, pang-horror. Oh, baka may white lady lumutang dyan. Baka biglang may lumutang na white lady dyan. Bigyan ni King Tut. Oo, yun, pag
Wala ka pa namang back ride, baka sumakay dyan. Hindi ko na alam kung saan kami napupunta. Masasurod lang tayo. Pagdating sa north, ako bahala doon. Pero pagdating sa south, naku po, wala po akong alam dito. Tapos ang lakas pa ng loob ko mag-ayon ng Philippine Jeep, no? Lumalamig ang klima, nararamdaman ko. Masulit ha, buti sinundo kami ni Progren. Madami na rin palang mga kainan dito. Tsaka may mga jeep na pumapasada. Mga batyo yan, no? Mabuti na lang nagkaroon ng panon si Boss Gren na may pasyal kami. Uy, dito na yata tayo. Alta Tagaytay. Kung saan man to, i-comment nyo na lang below. Kung saan man kami pumunta, pero maganda yung lugar, bro. Malamig, para kang nasa Baguio. M7, malamig na rin yun. Lamig ng hangin, ha. O, yun, o. Uy, Alta Tagaytay, kaya pala malamig. Ako, paano ba yan? Ako, nakamotor kami. Ako po, susme. Kung baguhan kang rider, gugulong ka dyan, oh. Mabuti na lang, mami. Magaling tayong bumalansi kahit paano. Ang ganda dito. Ha? Ang ganda dito. Okay. Ang lamig. Na-feel ko yung Tagaytay. First time ko dito, eh. Uy, may paganorn. Uy, Alta Tagaytay. Doon tayo para ma-feel natin yung lamig. Nakita mo lahat ng ilaw na yan. Batangas yan. Inulit ko lang yung sinabi niya. Ayan pala yun. Pwede pa sana tayo doon. Kaso masyadong malayo. Okay na dito, boss. Anyway guys, magandang gabi. Ngayon ipapakilala ko sa inyo the man behind. Sino ba talaga si King Tut? Si Gren. Ayan. And I really appreciate yung pagpupo sa akin ni Sir Alfred. Idol natin lahat. Hindi kasi ako naman mo. Ang gusto ko talaga, yung mga kaibigan ko, umangat sabay-sabay tayo. Kasi masarap yun, yung circle of friends mo, lahat kayo, sama-samang umangat. Yun naman din talaga ang reason bakit. Totoo lang, si Boss Gren talaga ang may-ari ng King Tut. Kaya talaga siya yung tunay na matibay, eh. Yeah, yes. Siya nagturo sa akin kung paano maging always on top. Yeah. Actually, ano naman yan, bro. Hindi lang naman yan pang ano, eh, para doon sa alam ng lahat. Yeah. It really helps, especially tayo mga... Yep. Ama ng tahanan, di ba? Yung mga hari. So, syempre, very important yung men's health. No? Of course. As we grow older, nandyan pa rin yung fire, no? Husband and wife talagang you really enjoy yung relationship. And syempre, dapat lagi kang ano, sabi nga eh, always on top. Yes, no? Yeah. Pero may tanong ako, boss. Bakit nga ba King Tut? King Tut kasi... Alam mo yung word kasi na yun, sa iba, pangit, okay. Pakinggan, no? Lalo na sa Filipino word, no? Pero King Tut talaga siya, hindi siya King Tut. Nabasa lang ng Pinoy na King Tut. King Tut, but actually, it's King Tut. King Tut. King Tut is a name of a pharaoh yan ng Egypt, no? Si King Tutankhamen. So, yun yung isa sa mga naisip natin kasi yung pharaoh kasi ng Egypt, kumbaga very powerful yan. It signifies royalty, leadership, kumbaga yung status symbol nandun. Diba? And very influential. So, on the other side naman, medyo kwela siya. Diba? Yeah, oo, kwela tama. Ng pakinggan, may brand recall, and at the same time, yung pang gusto natin, parang masaya ka lang, happy ka lang. Pag narinig King Tut, uy, ano ba yan? Parang gano'n. Bastos ba yan? Ano ba yan? Kumbaga, pwede ba yung pang seryosong usapan? So, gano'n. Pero normally talaga, pag narinig nila yung King Tut, iba yung iniisip ng karamihan. Double meaning. Double meaning na. Yes. But actually, maganda pala yung meaning niya. It's a king of pero... Pag mahal mo, King Tut mo! Lam na. Tapos na kaming mag-dinner ni Boss Gren. Ayan, no? Thank you. So, ngayon, nagamit niya ang Ducati Multistrada V4S. Naka-radar din siya. Ayan, no? Saan rin siya? Boss Ironman finisher yan. Uy, number 51. Nasa malapit. So, this is the main product, King Tut. Siyempre, Alper Watermax. Katabi palagi yan. Hindi pwedeng mawala. Pakita ko lang sa inyo, guys, yung difference ng Multistrada V4S dito sa 1300 natin. Mas malaki na itong Multistrada, no? Pero mas mabigat pa rin to. Yeah. Kung mapapansin nyo, ang laki ng Ducati sa bandang taas. Pagdating sa baba, mababa. Kasi pangbankingan yan eh. Itong BMW natin, tignan nyo. Maliit dito. Pagdating dito, malapad. Pero pwede rin siyang ibanking naman. Kaya lang, compare natin kay Multistrada. Mas sporty pa rin yung look ni Ducati Multistrada. Pero both of them are gold bike. Kasi hindi naman sila talaga parehas ng identity, no? This Ducati Multistrada is sports touring bike. This one is a adventure bike. So talagang magkaiba siya ng characteristic. So we cannot compare. So next naman magkakape kami. Parang ayun na ayun matulog eh. When I think about the way we used
Sophia Sky View Cafe. Ito naman kami ngayon magkakape. Sarap buhay. Kape-kape lang, ganun. Ano kayo? Yung kape. Americano? Sige. Alright. Yung order mo na lang din. Okay. Para matikman ko din yung iba. Spanish coffee ba? Spanish lang. O, yun na sa akin. Pwede ako mag-iwan ng sticker dito. Sasama ko kasi sa vlog ko yung ano eh, shop ninyo. In case na may followers ako na pumunta dito, bigyan mo na lang sila. Thank you. Okay dito ah. Pang group tambayan, ano? Oh, ito overlooking. Ganda dito ah. Ganda siguro sa umaga din dito, no? Pero iba rin yung gabi. So, nag-iwan ako ng sticker ko dito sa La Sophia Sky View Cafe. So, titignan natin kung may subscriber din tayo na makakakuha ng sticker natin dito sa lugar na to. Kasi first time ko makarating dito eh. Yung may-ari ng King Tut Philippines at one of the owner ng Angat Corporation eh. Di ba? Kasama natin. Isang malaking privilege yan para sa akin. And to be honest, yung product ng King Tut, hindi naman sa pagiging hard sell, no? I'm just a user. Ang kagandahan talaga kasi sa King Tut, no? Sa akin, ha? Kanya-kanya naman tayo ng efekto sa katawan niyan every time we take something or gamot na iniinom natin. And this one is only a dietary supplement. Wala namang masama. Wait, try mo. Pero if you have a heart problem, it's better to consult your doctor first. Diba? Para safe. Pero kung wala, try mo. Ngayon, pag sumasakit ang ulo mo dahil dyan sa ininom mong supplement, is something you need to do. Ininom ka ng maraming tubig. Alright, so dito na katapusin ang ating vlog. Thank you very much. Good night. Splash.